Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli, narito naman ako upang ihayag ang salita ng Panginoon. At atin po itong paglilay-nilayan, mga kapatid, upang mabatid natin ang kanyang kalooban. Aleluya. Kung tayo po ay patuloy na makikinig sa kanyang salita, dito po natin matatagpuan ang tunay na kahalagahan. Ayan, dito po, babasahin ko po ang salita po ng kanyang ipinangako sa atin sa Lucas chapter 5, verse 15. Datapwat, lalo na kumalat ang balita tungkol sa kanya. At nangagkatipon ang lubhang maraming tao upang makinig at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Ito po ang pangako ng Panginoon, ang kanyang mensahe, na talaga ito po yung panahon ng Sabat na ang Panginoon ay nagpagaling sa lahat ng may mga sakit at karamdaman. Amen. Kaya dito po tayo po tinawag ng Panginoon magmula sa silangan, timog, hilagat, kanluran, tinipon po tayo ng kanyang mga anak na upang siya ay ating papurihan at pasasalamatan at upang makinig tayo sa kanyang mga mensahe. Kaya kung minsan may nangangaral na mga pastor, mga bishop, lahat po ng Five Points Ministry na ginamit ng Diyos ay nangangaral po para po ipahatid ang mabuting balita saan ang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kung kahit tayo man po ngayon ay nakaranas ng mga kalamidad na nangyayari sa ating mundo ngayon, tayo po ay huwag mawalaan ng pag-asa. Amen? Tumawag lang po tayo sa Kanya at humingi ng awa at kahabagan dahil ang Diyos po ay malaki at laki po magbigay sa atin ng kahabagan. Kung tayo naman po ay may mga sakit at karamdaman, mga kapatid, huwag po tayo mawalaan ng pag-asa. Idulog natin sa harapan ng Panginoon at humingi po tayo ng awa. Bago po natin makamit, ay hingi po tayo. Pagsisihan po natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Tumalikod na po tayo sa lahat ng ating mga lakad na masasama upang makamit po natin ang tunay na kagalingan kung tayo man ay may mga sakit at karamdaman. Ang sakit po ay hindi po pangkaraniwang mga sakit po ang ating naramdaman ngayon. Lahat ng uri ng sakit ay talaga naman pong kayang-kayang pagalingin ng Panginoong Hesus kung tayo lang po ay mayroong pananalig at panampalataya sa Kanya. Dahil ang Diyos ay sagana po magbigay. Ang Diyos ay hindi po maramot kung tayo po ay totoo na lumalapit at humihingi sa Kanya. Dahil ang sabi nga niya sa atin, ay sa atin lahat, sabi nga sa Kanyang promise na sa John 14:14, if you ask me for anything in my name, I will do it. Kaya po, huwag po tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Lumapit po tayo, lalo na po kung ikaw ay mayroong sakit na at karamdaman, ingi po natin sa Panginoon. Amen? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, at ating ipanalangin ang ating mga kasamahan na may mga sakit at karamdaman. Saan mang sulok ng bansang Pilipinas, itinataas ko, Panginoon, sa hapon na ito, Lord, na patuloy mong abutin ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Lord. Ano mang klaseng sakit, Lord, ayaw mo silang pagalingin ng aayon sa iyong plano at kalooban. Lord God, hallelujah, lalo na po, Panginoon, yung mga walang kakayahan na magdala sa ospital para po sila ipagalingin, Panginoon. Hindi po tinatanggap ng mga ospital kapag mahihirap ang mga pasyente. Pero Lord, sa iyo po, Panginoon, wala po kayong tinatanggihan. Ang lahat ay tinatanggap niyo, Panginoon, kung lumalapit sila ng buong pusong nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, ay pagagalingin mo sila, Panginoon, dahil ito po ay pangako mo, Lord, sa Lucas chapter 5, verse 15, na akin pong pinanghawakan, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, tunay na inuunat mo ang iyong mga kamay ng lahat na tumatawag sa pangalan mo, sila po ay gagaling, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa lahat na may mga sakit at karamdaman, bata man o matanda, babae man o lalaki, iunat mo ngayon ang iyong mga kamay na mapagpala at mapaghimala, na magpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sa iyo ko po, Panginoon, itinataas ang lahat, dahil sa iyo namin natungan ang tunay na kagalingan, Panginoon. Ang lahat na nagtitiwala sa iyo ay sila po ay gagaling. In the name of Jesus, Lord, sinasaway ko ang lahat ng sakit, Panginoon. Lalo na po ngayon, na nauso na naman po, Lord, ang trangkaso.
Hallelujah, Lord. Ang ubo, sipon, lagnat, Lord, I break it in the name of Jesus, Lord. Healing and deliverance, Lord, all over the body of your people, Lord God, Lord. Lahat po ng sakit, Lord, ay malulusaw sa pangalan mo, Panginoon. Sa isang salita mo lamang, Panginoon Jesus, sila po. So God, hallelujah. Tunay po, Panginoon, na wala pong imposible sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy namin yung pinangahawa ka, kanon. All God, hallelujah. Kaya Lord, sa oras na ito, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tinataas namin, Panginoon, sa oras na ito. Kaya inaangkin namin at inaangkin ko ang kagalingan ng lahat ng may mga sakit at karamdaman, Lord, na sila po ay tunay na magaling na sila, Panginoon, at magsulok, Lord, ng bansang Pilipinas. At salamat din po, Panginoon, sa mga taong gumaling na, Panginoon. You are the answer prayer, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God, and Lord Jesus, and the Holy Spirit. Thank you for the complete healing sa lahat po ng may mga sakit at karamdaman. Inaangkin po namin, Panginoon, ang kasagutan mo, Lord God, hallelujah, na sila'y pinagaling mo na, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras na ito, ikaw lamang, Panginoon, ang itinataas ko at ibinabalik ko ang lahat ng ito na mayroong papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan po ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen.